What's up guys? It's George Kawachi. G, samahan niyo ako at pakinggan natin ang mga kwento sa kusina. What up? George Kawachi here. I'm at Imus Cavite at the residence of Chef Sheila Asuncion to know more about her culinary journey, from becoming a BS Math graduate to managing her mom's canteen. And she will also teach us how to make her pinakbit sisig while I'll pair that with my bangus kilawin. Kwentuhan na! G, samahan niyo ako at pakinggan natin mga kwento sa kusina! Hi guys, so I'm here now with Miss Sheila Asuncion. What's up? What's up? What's up? Yes. How are you doing? Kamusta? How's okay, everything naman? Okay. Okay. So ngayon, excited ako kasi ang ituturo mo sa akin is pinakbet. Yes. With sisig. Those are two of my favorite Filipino foods. Yes. I love sisig din. I love pinakbet. I think pinakbet is pinaka-favorite vegetable dish in Filipino. So I'm really excited. Same here. Since parang Filipino ang gagawin natin today, I'll share my bangus kilawin recipe. Okay, or ceviche, you like to call it ceviche. Okay, game. So now we have all our ingredients here. I think what we need to first do is start with the bangus. The reason why bangus ang ginamit ko is, again, it's our national fish. Right? Bangus is our national fish, saka madami tayo nun. And it's quite cheap na pwede natin gamitin or like magamit everyday. Diba? So here, first is, let's start with mixing yung acid na gagamitin. Because when you're doing a kilawin or ceviche, you start with the acid, di ba? Okay. Kaya kasi doon mo siya lulutuin eh. Sa acid mismo eh. Okay? Okay, so start muna tayo with onions. Let's chop first. Si onion. Ano lang yan? Julienne. Let's just do julienne. Okay. Then set aside natin. And then si bell peppers. Dice. Small dice bell peppers. Ang yan, si seed. Pwede natin set aside si seed muna dyan. There. Very good. Okay. Red onion. Green onions pala. And then, si. Next up, si red onion para meron tayo. Uy, fina four corners natin. Here. Yeah. Red. There. There. Chop, 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 chop. Then, cucumber. Okay. Color white, I think. I haven't seen a white one. White yung tabi niya. Meron. Yung medyo light yung color. Light yung color. Okay. That's good, that's good. Set aside. Last but not the least. Last and not at least. The joke lang. Si mango. Yeah, mango. Okay. So tell me more. Paano ka nag-start sa culinary? Is this your course? Nag-culinary course ka ba nung college? Or ano? Actually, graduate ako ng BS Mathematics. Mathematics. Wow, smart. Okay, so ito. Hinalo ko na yung vinegar and calamansi. And then salt pepper lang. Yung iba naglalagay ng sugar, pero ako hindi. Pag gumagawa ko lumin, hindi. So yan, salt pepper lang. Pero pantanggalan ng salt. Pantanggal. And then, I'll also add the ginger here. So meron na tayong naka-mince na ginger. Ito kasi yung ginagawa ng ginger is tinatanggal niya yung ano, yung parang lansa ng fish. Kasi diba may ibang fish, medyo malansa talaga siya. How many months yung course na tinake mo? Or like a year? 7 months. 7 months lang siya. So bakit mo talaga naisipan na magluto? It's more like a hobby or something? Or wala lang? Talagang nitripan mo lang? Gusto ko lang siya. Gusto ko lang magluto. So for mathematics, bumagsak ka sa kasina. Layo. Layo. Pero nakagamit naman, di ba? Like for costing or whatever. Pag-compute. Pag-compute. Costing. Yung dimensions ng mga ganyan. Ginagamit mo ba yun? Hindi naman na. Oh, sige. If there was one thing being, should I say, tawag ba sa inyo mathematician since nag-aral ka ng math? Yes. Mathematician. So, okay. One thing na ginagamit as mathematician. Baka pag-computing mo ako ngayon. Medyo, mamaya. Siguro yung mga kung ilang degree ko dapat ito ibagsak or whatever. So, yun. Subukan natin later. Okay, so ito. Ihahalo ko na siya with the bangus. Okay. So, there. Bagsak mo lang siya dyan. And then, haluin lang natin siya. So, yung bangus pala natin is already boneless and filleted. So normally, fine-fillet natin. Okay, yung garlic okay na ba? Yes. Can we drop the garlic here, please? Here. Boom, okay. Sige, okay na yan. Now, since ready na to,
We just have to let it sit sa refrigerator or sa chiller for about 15 to 30 minutes para maluto talaga siya, okay? So I'll just set this aside. So after this one, ang gagawin ko dito kasi normally iba, pwede mo naman pagsabayin sa isang bowl sama-sama lahat. Pero ako mas gusto ko kasi hinihiwalay ko na. Kasi minsan yung ayoko nung masyadong tawag dito ma-fish yung lasa niya. Nung kasi daw yung parang pinaka-sauce niya, para hindi siya ganun kalansa. So I think 1/4 lang gamitin natin, okay na yun. 1/4 there. Okay. So yan, dice lang natin yan. And then can you put it here in the bowl? All. Sama-sama na. Yan. Yan ang sama-sama na. Okay, bowl. And then si mango. Bell pepper. Again, mango is our national. National fruit. National fruit, yes. Which is, well, hindi pa sure, no? May mga patong vegetable, joke lang. Okay. So tell me more. So ngayon, dun sa restaurant na ginagawa nyo, I heard na ito yung pinakbet and sisig is one of your best sellers. Yes. Yung pinakbet recipe, is saan yun mo natutunan? Is it from school or more of like family recipe talaga siya na parang, oy, tinuro sa akin ng lolo ko, lolo ng lolo ko, ganyan, blablabla. Actually, yung sisig is dati ko na yan, dati na, ako rin nag-ano yan. So, na dati, hindi siya ganyan kabongga. Kabongga. So, ngayon, pinag-aralan ko siya through the years, nakuha ko naman yung ano niya kung paano. So, ngayon, may mas iba siya. May boom na siya. Compared dun sa iba na sisig. Okay. Ngayon, dito for this mixture dun sa vegetable, hindi ko na siya nilalagyan ng suka. More of kalamansi na lang ako. Mas trip ko yung kalamansi na dito. Para refreshing talaga siya. And then, salt, pepper. Salt, then pepper. There. Okay, so malapit na to. All we have to do is wait para lang mag-incorporate lahat ng flavors. So there, as you can see, nahalo natin. And the good thing about this kasi, ako mahilig ako sa kilawin. Gusto ko lagi may kilawin with the family and everything. Kasi, napaka-refreshing niya. It's a good appetizer, especially kung, like sa atin, pakbet with sisig, di ba? Yes. Heavy yung dish, medyo mataba siya. So, gusto mo something na merong acidic? Makaka-balance, di ba? So, yun, again. So, and the good thing about this is, colorful siya with everything that we do. So, ito, set this aside lang. And then, let's clean this up. Okay. We'll set up for the pinakbet. Okay. And then, you're gonna teach me how to cook the pinakbet with sisig, okay? So, guys, set this everything aside. We'll be right back. Okay, so now, ready na yung mga pakbet ingredients, right? Yeah. So, let's start. Kilalanin muna natin sila. Ano pangalan nila? Sino sila? So, yung ingredients ng pinakbet natin today is, syempre yung kalabasa. Kalabasa, okay. Then, sitaw. Ampalaya. Yes. Okra. And talong. Talong, okay. Yun. What else? Tapos, kamatis. Or, tomato. Joke. Okay. Tapos, naglalagay din ako ng... Sili. Uy, yes. May konting... kick ano, ng spice. Wapang! Okay, game. Yes. So, ano yung start natin? Itakat muna natin yung mga ingredients natin. Okay. Sa isa. Okay, so una natin hiwain is si kalabasa naman. Okay, game. Medyo matigas to. Si kalabasa, anong vitamins na meron yun? Sa mataba. Ano? Mataba? Doon mataba? Sa mataba. Grabe, akala ko sa mataba. Vitamin daw sa mata. Vitamin sa mata. Pampalino ng mata. Yes. Okay. So pag iniwa mo yun, malaki talaga gusto mo or... Ay, ano... May tama bang way? Yung sakto lang. Actually, di ba sa culinary, may dice, may ganyan. Si kalabasa kasi is napaka-ano lang tsura niya. So mahirap siyang iyan talaga, di ba? Parang rough. So Filipino way of chopping, yes, rough cut lang. Bahala na. Okay, sige. So after niya, what's next? So yeah. Okay na si kalabasa. Next natin is yung ampalaya. Ampalaya. Kailangan mo ba ng containers? Yes. Or ano? Yes, sige. I'll pass you one. Tara. Oops, sabi natin rough to. Rough cut lang din yung ampalaya. Yan, rough cut lang sila. So, ang bilis na ba na gawin nito lahat? No? Yes, mabilis. Hiwa-hiwa lang talaga. Okay, sige, next. Lagay ko dito, ha? Talong. Si talong. Si ampalaya, ito yung ano, di ba? Pampababa ng blood sugar. Kasi bitter siya. Tama? Bitter melon kasi. What else? There. Sige. Si talong ano ba? Masarap lang siya. Pero ako, mahigos na lung. Yung ihihawin mo lang. Oo. Next, tapos, okra. Oy! Okra. Maganda. Marami siyang ano. Benefits. Yes. Okay. So, another container for that. Yes. Si okra. Tabi natin dito lahat, ha? Para mas madali siya. Okay? So, habang nandito. Si okra. Masarap siya steam lang, di ba? Sige. Sasama mo siya sa... Sasama mo saan? Sa rice. Sama mo sa rice? At talaga, sinasama ba? Hindi ko pa na-experience yun. Oo, yung kunyari, maaaring na siya. Naka-steam na yung rice, yung malaki na siya maluto. Yan, ilalagay mo na siya doon. Okay. Si
yan o. Tomato, okay na tayo, right? Yes, sisitaw. Na. Sisitaw ang next na ano. Sige, side muna natin yan. Side muna natin. Okay, so sisitaw. Masarap din sitaw pag gini, tawag dito, gini-ginata, gata. Pag may kasama siyang gata, sa kalabasa, yun. Masarap din siyang adobo. Adobong sitaw. Parang hindi ko pa na-try ato adobong sitaw. Adobong kangkong doon, na-try ko na. So, ganun lang din yung pagluto niya. Yes, ganun din. Kung paano yung pag-adobo siya. Okay, so lahat na-chop na natin. Yes. Ready na. So, na-prep na natin. Ano yung mga na-chop natin ulit? Recap lang tayo kung ano yung mga ingredients. So, bawang, sibuyas, and then kamatis. Yes. So, we have kamatis here. Kalabasa, squash, sitaw, okra. So, this is eggplant, right? Talong. And then, ampalaya. Okay, sige. So, para may space tayo dyan, tabi ko muna to. Okay. Chef, okay? So, anong first na gagawin natin? So, first thing is, mag-gigisa muna tayo ng bawang at saka sibuyas. Gigisa, bawang, sibuyas. Okay, so, buksan ko na itong fire. Mm-hmm. There we go. And then, oil, right? Mm-hmm. Oil. Gano'ng madaming oil? Gano'ng madaming oil? Ito, okay na yan? Kondi ba? Medyo less yung oil natin kasi yung sa sisig natin oil na siya. Pala, mamantika sa sisig. So, less oil. So, hindi pwede sobrang dami yes, kasi makauma yun. Mm-hmm. Okay, sige. Game. Okay, I'll just get the... Here. And then, ano una natin gagawin? Sibuyas, okay. Yan. So, tunayin natin sibuyas. Unayin mo natin sibuyas kasi sa culinary, yan yung natutunan namin na unahin daw muna yung sibuyas sa paggisa kasi yung bawang is mabilis siyang masunog. Oh, sabay. So, mabilis siya masunog. So, kailangan unahin muna yung sibuyas. Saka natin lagay yung bawang. May tama ka. May tama. Joke lang. Okay, so, kailangan natin i-add si bawang naman. Kapag translucent na siya, meaning yung kapag medyo white-white na yung... Medyo... Yung namuti-muti na siya. So, ibig sabihin naluto na siya. Okay. Sige. There. Okay. So, chef, sabihin niyo sa akin ha, kung kailan, kung tama ba itong ginagawa ko. Ito ang kinagandaan minsan sa Filipino cuisine. Everything madali lang. Mm-hmm. Tapos wala akong masyadong rules. Wala. Hindi ka tulad ng ibang cuisine kasi minsan marami may madami kang rules na kailangan sundan. Di ba? With Filipino, parang lahat, chop, lagay mo sa pot, and then okay na. Okay, ito. Ayan. So, pwede natin siyang lagay, yung bawang. Bawang. There. Okay. Yeah. Medyo mabango na siya. Mabango. Ito naman. Itong bawang ba, gusto mo parang tostado? Ay, medyo ano siya? Sa akin hindi. Ayoko. Parang gusto ko yung medyo, konting luto lang siya. Pag yun naamoy ko na yung aroma ng bawang. Lumabas so, yung pwede yung na ako mag pwede ko lang i-add yung susunod na ingredient. Okay. Sige. Kasi kapag medyo sunog yung bawang natin, nakikita kasi yun sa mga sauces. Tapos ako naman magpapasa ko okay. Ang next ingredient. So, game. Sige. Share naman tayo ng load. Share tayo ng Okay, game. Okay. So, after that one, anong next ang next natin? Ingredients natin is yung main ingredients din. Yung bagoong. Bagoong. Kaso, huwag mo muna siyang ilagay mayamang konti. Kasi, yung kamatis, yes. Mas maganda kapag yung medyo ano na siya. Yung malambot. Malambot. Yung luto na siya. Okay. Maano mo yun pa sa paghalo eh. Yung sobrang lambot na yun, parang mapipisa mo na siya. Okay, sige. Yan. So, bakit ganun yung ginagawa mong style? Para lumabas yung flavor. Para lumabas yung flavor. Kasi tignan mo, parang lumalabas na yung food. Mas concentrated. Pati yung color. Lalagyan pa ba natin siya ng, since ito, bagoong is maalat na, right? Mm-hmm. Dalagdagan mo ba siya ng patis? Dalagdagan ka ba or anything? Ako kasi, tinitingman ko muna. So, kapag kulang, nagagarda ako ng asin. Ng asin, okay, sige. So, lagay na natin yung ano. Ngayon. Kunti lang. Same. Mas madaling mag- yung bagoong ba yung gisado na? Or yung no, hindi pa. Mas maganda kung igigisa mo siya dito. Hindi yung nagisa na siya. Ah, okay. So, mas gusto mo yung talagang alamang. Mas gusto ko yung alamang. Yung okay. Hilaw pa siya. Bango? Diba? Bango. Sarap yung bagoong eh. Lahat bagay siya. Ay, hindi. Actually, dapat talaga, ang bagoong mo, yung pipili ka ng fresh lang talaga siya. Tsaka yung maganda, masarap yung bagoong. Kasi kapag hindi, pati sa amoy, malalaman mo yun. Tsaka ang pakbet, tama ba? Doon nang gagaling yung lasa niya mismo sa bagoong. Yes. Pinaka-full flavor niya. Yan ang pinaka-flavor niya. Sa bagoong nang gagaling. Kaya kailangan yung bagoong mismo masarap. Dapat din, igisa rin natin siya mabuti para yung lansa niya. Mawala. Okay. Sige. Then, ang kasunod na nito is yung... Naglalagay kasi ako ng tomato paste. Para saan? To add color lang. To add color. Oo, tsaka kasi kapag plain-made siya, maganda siyang tignan. Yung siya parang maputla. Maputla, yes. Kasi may tendency minsan na maputla siya. Okay. So, I'll help you clean up first, ha. Tabi ko lang ito dito.
on the side. Gagyan tayo ng konting tomato paste. Tomato paste, okay. Yeah, yun. Just to add color. Kasi may tendency minsan pag nagagay ka ng tomato paste is tawag dito, naninikits or like nagiging yes, dry yung ano, right? So, maglalagay ba tayo ng water? Water ang idealag mo. Okay, sige. Kasi minsan, for pasta naman ako, pag nagagamit ng tomato paste, add oil lang gusto. Kasi may for me, minsan, si tomato paste, pag nalagyan mo oil, nasa extract mo yung mismong mantika niya. So, talagang nakikita mo namumula. So, magkana tayo ng water. Bango. So, water na tayo. Konti lang. Parang diniglaze mo lang yung pan. Para lang yung mga... yung mga residue niya. Yes, sa culinary terms, yung residue niya, o yung mga nanikit, dun sa ilalim yung pan. Makukuha pa rin. Makukuha mo siya. And dyan kasi yung full flavor. Pag yung parang... what do you call this? Nagkakaramelize mismo yung pinaka-ingredients natin. Ingredients niya. So, okay. Teka lang. Dagdagan pa natin. Yes. Kulang ba? Kulang sa water. There. Okay, so ano next na gagawin natin? Yes, i-add na natin yung kalabasa. Kalabasa, yan okay. Yung first na i-add natin sa... bakit ito yung first na i-add natin? Kasi yung kalabasa is matagal siyang lumambot. Tagal siyang lumambot. Oo, malalaki siya. Siya dapat. Siya yung, okay. Siya yung pinakamatagal maluto. Opo. Okay, so palagay na po. Drop lang. Okay. Okay, ganyan. Here. Okay, bango niya na. Normally, ilang minutes bago mo maluto yan? Actually, itong kalabasa, siguro mga 10 minutes. 10 minutes? Oo. Kailangan ba natin takpan? Oh, actually, pwede. Para mas mabilis siyang... pwede or okay lang din kahit wala? Pwede rin wala. Pwede rin wala. Mm-mm. For you, ano mas gusto mo? Mas gusto ko yung may takip. Kasi may takip. Sabi nga, pag nakatakip daw kasi, yung mga moisture tsaka yung mga flavor niya, nag-i-intact lang siya dun. Okay. Hindi siya lumalabas. Sige, so takpan na natin. At least ito may pala. Dito lang pala. Okay, here. Kailangan nakatakip para yung flavor niya, andun na siya sa loob. Yes. So, antay lang natin siyang lumambot. Pero not exactly na lambot na lambot. Okay. Kasi meron pa tayong mga i-add. Baka naman maging ano, ma-overcook. Ma-overcook. So, mangyari, pag na-overcook siya, madudurog na talaga siya. Magiging parang part na siya ng sauce. Okay, tama. So, sige. Antayin na natin to. And then, i-add natin yung mga ibang gulay. Konti na lang. Okay, so, chef, check yes, natin. Yes, malapit na siya. Okay na ba yan? Ah, ito. Oh, ang ganda. So, ang bango talaga. Nakakagutom. So, pwede rin natin ilagay yung next ingredients natin, yung sitaw. Sitaw, okay. Talagay ko lang to. Add ko na, chef, ha? Yes, sige. Okay, sige. Sorry, nakikailang. Sige lang. Excited, eh. Nagugutom ako. Gutom na. Gutom na, excited masyado. Okay, so si sitaw. And then, chef, haluin ko, ha? Patry lang. Pa-XP ba? Sige lang. So yun, sakto yung ano natin, hindi siya masyado matigas, uh-huh. Hindi rin siya masyado malambot. Para masasabay siya sa pagluto ng ibang. Pagluto ng iba. Itong sitaw naman. So pwede natin isama rin yung okra. Okra, sama rin natin. So si okra. Nagugutom ako. May kanin ka ba? Pwede ka nakainin to eh. Actually, yeah. Since ikaw yung kaliwete, you could do it. So, I believe in you. Siya. You could do it. Okay, so there. So, simmer lang siguro mga 2 minutes lang. 2 minutes lang, so sa gilid lang. So, pwede natin takpan. Pwede na natin takpan ulit. Takpan 2 minutes lang. 2 minutes. Okay, so bakit nga pala naisipan ng family mo mag-start ng canteen? Diba, kasi yung name ng canteen namin is Mami Yaya's Cuisine. Yes. So, after yon dun sa mother ng mami ko, which is ang tawag namin sa kanya instead na Lola, is Yayay. 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 Yayay talaga. So, siya talaga yung nagluluto. So, dati pa, may kantin na kami. Maliit lang, doon din sa bahay. Doon din sa house na yun? Yes. Same spot? Hindi, sa katabi. Katabi, okay. So, doon nag-start yung business na yun. Siya, nagluluto talaga siya. Siya yung nagluluto, tapos tinitinda din. Then, later on, na kinuha naman ni Mommy. Siya naman. Okay, so parang siya yung nag-mana ng yes, business na yun. Yes, siya naman nag-ano. And then now is... eh nakakuha kami ng pinasayo para yes, oo. Tapos sabi ko, why not na dahil nagustuhan ko rin, so nag-aral ako ng culinary para medyo mas ma-enhance ko yung skills ko sa cooking. And then doon, as of now, inaano ko naman, ina-apply. That's good. That's good. So para naging family yes, tradition na siya or like the business became like a family tradition na siya. Very inspiring naman yun. Kasi majority ganyan din naman yung family, di ba? Nag-start sila. Sa ganun talaga. Those are talaga. Things that inspire them. So, pag ganyan ba, kailangan natin lagyan ng water pa? Yes, konti pa. No? Konti kasi water pa. Yung inspiring moisture yung makakaluto dun sa... sige. Okay. Water. Water. Palagay na lang. Tell me to when to stop. Sige pa. Sige ba? Okay. Okay there. Then, pwede na natin i-add yung dalawang natitirang ingredients. Okay, see. Yan na yung pinaka-last nating ingredients. Pag nagluluto ka ba nito, gusto mo yung lutong-luto or more like na, sakto lang? Itong ampalaya, huwag masyado. Tsaka kapag ganito, hindi ko siya masyadong inahalo. Kasi nakaka-ano yung pait. Ah, okay. Umaano siya eh.
So pag super sa stir, so konting halo lang and then simmer na, then okay na siya. Okay, so tatakpan natin and that's it. Then bago muna natin siya takpan, i-season muna natin siya ng pepper. Okay. Nasa konti lang na pepper. Still have our chili here. Yes, parang ayaw na ilagay, no? Oo nga. Baka makalimutan natin kung ay nagpapagana. So pwede na natin siyang ilagay, yung silip. Silip. Konti lang. Konti lang lagyan. Oo, kasi... Huwag masyadong spicy. Okay, sige. Para lang yung may mild. Para lang mayroon siyang kick. Kick na konti. Okay. Yan. And then, sisig. Start natin sisig. One of our best seller din yan, yung sisig. So yan yung kanina. So hindi mo yung share yung secret mo sa amin? Yes, sorry. Oh pero family, ano kasi. So. Pero okay lang, I believe that. So ako, basta matikman ko, okay na ako doon. Okay, Again, it's your secret. So yes, I'm just excited for it. Okay. So ito na pala yun. Ito na yung famous Mommy Yayay sisig. Yes. There, okay. Simmer na lang. Simmer, so takpan na lang natin. Okay. Mag-a-add ba tayo nito? Hindi na. Later pa. Later na lang. Okay, so... We'll have the simmer first, and then when we come back, we'll prepare the sisig. Yes. We'll add the sisig there, and then we'll do the plating, and then it's time for taste time, okay? Which is my favorite part, so kain tayo. We'll be right back, guys. Okay, so now, we're in the last part ng pinakbet na, right? Yes. So ano yung last and final step na magagawin natin bago tayo mag-plate? Mag-a-add tayo ng konting sisig. Yun, konti lang? Yes, kasi mamaya magtatap pa. Okay, so magtatap pa tayo. Doon tayo magiging generous. Vegetable dish siya, pero gusto mo yung sisig. No? Baka mamaya imbis na pinakbet with sisig, magiging sisig na may konting pinakbet. Okay, add lang natin. Add lang. Oh, sige. Pag-a-add niya, ano gagawin next? Simmer lang konti. Simmer lang, okay. Para mag-incorporate lang yung lasa. Okay, sige. So, habang ginagawa mo yan, habang sinisimmer natin yan, ipipate ko na yung aking kinilaw na bangus. Okay, so I'll get it here. Ito galing sa ref. It's been here for more than 30 minutes. Okay, so there. So, di ba, lagi, sinasabi na sa culinary school is always go with colors, kailangan colorful pa nag-plate ka. Ngayon, ito, ang gagawin ko, hindi ko siya ibubuhos lang sa plating kasi ayoko nung masyado sauce siya. Gusto ko lang hindi siya sobrang saucy. Kasi sometimes, kasi pangit din yung madaming sauce yung kilawin, di ba? So, minsan kasi malansa yung kilawin na sauce niya. So, I'll just add a bit here. Line up lang natin siya. And then, always go for height, di ba? So, there. Up there. And then, itatop lang natin to. Para yung pinaka-color niya is on top. And then later, pwede siya haluin nung kakain. Tama? Tama ba, chef? Yes. There. Very colorful. Very colorful. Okay. So, ganun lang kadali. Some people kasi, Ted, minamatch na dito, hinahalo pa nila. Pero ako, everything just put it on top. Para makita mo yung colors din. Okay? There we go. Okay. Now next is, ready na ba yan? Ready na. I'll set this aside, okay? Sige, okay. Change naman tayo. Ikaw naman mag-plate, ha? So excited na ako for that. Chef, kaliwete kayo, di ba? So, shall I pass this to you? Thank you. There. Okay, so paano mo siya i-plate? So, ilalagay lang natin siya ng lor. So, na-incorporate natin, may sisig na rin yan, di ba? Meron na siyang sisig. Yes, so double sisig yan. One yung crispy, tas one yung kasama niya. Ooh, lovely. Tabi natin yan. There. Maganda na yung pagkakaluto, oh. Hindi siya masyado. Saka yung color niya. Saka yung color. Oo, tama nga yung ginawa mo na may tomato paste siya, di ba? Para maganda yung color. Kasi minsan may tendency. Yung pakbet is dull or... Saka maganda kasi appetizing yung itsura. Yes. Kasi parang masarap siyang kainin. Exactly. So, dito na ilalagay yung medyo sauce na. Okay. Okay lang. Then, spoon. Lalagay na natin sa top yung sisig. Okay, good. Ito yung pinaka... So, na yung secret recipe sisig. Yes. Chef Sheila. So, ito na. There. On top lang. Uy. Ano na siya? Two main dish. Two main dish. So, dalawang ulam, all in one. Yes. Okay, so excited na ako. So, taste time. Game, so here. Okay. Okay, ready? Saan ka mag-start? Doon. Sa kilawin. Sa kilawin. Okay, sige. Since appetizer, I'll start din. Okay, yan muna. So, let's go. Sige, try muna. Hope you like it. Kumusta? Kumusta? Okay na. May lato. Refreshing yung lasa niya, no? Especially galing sa ref. Tapos medyo maanghang siya. Maanghang. Pero sakto lang siya. Nakawala niya yung... Or yung anghang sakto lang. Hindi siya yung maanghang. Bagay yung mango, no? Pangmasasap na. Game. So now, sisig tayo. Okay. Since nakapag-appetizer tayo, natry natin yung fish. Taste line na pwede tayo dun sa... Medyo deadly na sisig. Okay. Sabi pa ako. Eh, kaya excited ako dun sa sisig mo. Kasi hindi mo sa akin tinuro recipe, so medyo ako parang, uy, mystery to. Game. Sige. Try mo.
magkakalabasa ba ako or CC? So hindi ko pa alam kung magkakalabasa ako or mag-CC. Pero sige, mag-CC ko. Patay ko ito, Vita. Ayun, bakit? There. Guess ko na yung sabi mo, na mas malasaw yung CC mm-hmm. yung ginagawa mo. Okay. Solid. Thank you. Bam. Okay, so now, this is your time to invite everyone to visit you and your canteen. Lisa. Guys, iniimbitahan ko kayong pumunta sa canteen namin. Mami Yayes Cuisine, Bulaluan sa Calle Padilla. It is located at N. Padilla Street, San Miguel, Manila. Malapit siya sa Malacanang. To try our pinakbet sisig. Best na din po namin doon is yung Bulalo. Bulalo. So, hope you guys na makapunta po doon sa canteen namin. So, Bulalo and sisig and pinakbet together. Yes. Okay. So, mayroon ba kayong mga social media? Pakilike na lang po, Mami Yayes Cuisine. Open po pala kami Monday to Friday. Monday to Friday. Yes. What time? 3 p.m. po until midnight. 3 p.m. until midnight. Yes. Okay. So, hope you guys makapunta kayo. So, guys, again, like, follow, and share. And visit Thank their page. You. Okay? So, I think may time pa tayo para ubusin yes. to. And yes, yung kanin, nakikita ko na niready natin doon. So, we'll see you guys in a bit. Thank you. Kakayan muna kami, okay? Bye! Thank you so much, Chef Sheila, at game na game ka mga pagkwentuhan sa akin. Sobrang solid at sarap ng pinakbet sisig mo. I'll try that at home. And also next time, I'll try Mami Yayes Cuisine, so I'll see you there. Samahan nyo ulit ako next week as we learn new stories and learn new recipes. Once again, I'm George Kawachi, at abangan ninyo ang susunod pa mga kwento sa kusina.